The Spirit of Jesus is servants. The willing is ready, but they which were delivered are not worthy. Go ye therefore to the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guest, he saw there a man which had not a wedding garment. And he said unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. And he said to the king, And said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Sabay-sabay. For they were old, but few are chosen. Okay. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong masalita again, mga... Ayan, dahil po ba puso at isipan namin, Panginoon, na makuha namin ang mensahe ngayong umaga. At possibly hapon, Panginoon, I pray na tayo pong mamuna dahil itong mga ganito konsepto, Lord, dahil importante, basic, but minsan nakakaligtaan. Nawamapansin namin pa ito, ma-identify namin itong klase ng weakness nito, Lord, both sa amin or sa ibang tao din. Iwasan namin, Panginoon, kung sakaling na manifest ito sa amin, malaman namin ang ibig sabihin nito. At deal with it accordingly, Panginoon, anong dapat namin gawin pag kami nakitang mali. At medyo umiiwas, mayroong guilt feeling, Panginoon, dahil kami mali. Nawa ay matutunan namin to, Lord, makita namin ang use nito, Lord, at proper dealing, Panginoon, sa sarili namin at sa ibang tao, Panginoon, in case na makita namin to, Lord. So kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapo lahat. Good morning po sa lahat. Title po nito is, And He Was Speechless. And he was speechless, subtitle, Avoidance as a Sign of Guilt. Avoidance as a Sign of Guilt. So, nabanggit ko na sa inyo dati yan. Actually, nabanggit ko na sa inyo yung Thursday, dapat ano tayo ngayon, di ba? Yung sa Yeshua. Pero, mamayang hapon na lang po yun. So, ito parang preparation mamayang hapon. Okay. So, define natin muna yung ating title, no? Kung sinabing speechless, ginagamit natin yan pag kailangan na naging speechless. Mamangha, maraming bagay, di ba? Sinabi speechless ko nga, kumanta, naganda. Ang galing, wala akong masabi. Ganun, di ba? So, pwedeng ganun. Pero, define ko yung aking ano, no, yung subtitle natin, which is ako yung pinakitim dito, yung avoidance as a sign of guilt. Ibig sabihin, may mga bagay tayong iniiwasan. Masama bang umiiwas? Depende sa iwasan mo. Kaya ang topic natin ngayon medyo hindi man technical, pero naisip ko na ito kasi napansin ko ito. Medyo binabalik ko yung mga ano namin kasi nung mga kami-kami pa lang, ganito katindi yung mga discussion namin kasi nga inahanda ako sila. So ngayon kayo, babalikan natin. So particular na bagay po ito. Para kayo mga investigador ngayon, gusto mo ba maging investigador? Kaya na gusto maging investigador. Kahit sino ka pa, some way, investigador tayo lahat eh. Ngayon, tulad nyo ngayon. So, syempre, sana nakikinig kayo, nagagawa nyo utak nyo, tapos titingnan nyo kung ano yung tama sila sabi ko, mali. Evaluate nyo. Ganun po tayo dapat. So, itong particular na to, again, ulitin ko, avoidance as a sign of guilt. Ibig sabihin, minsan daw, at napansin nyo, at mapansin nyo rin, pag ang isang tao ay alam niyang mali siya, isa sa mga gagawin niya, either hindi siya magsasalita or pwedeng iba nagsasalita naman pero ang tawag nila dyan is smoke anong tawag doon? Smoke, hindi smoke bomb, smoke screen. Alam niyo smoke screen? Hindi niyo alam kasi hindi kayo naglalaro ng games din. Pero minsan sa ano kasi yun eh, alam mo yun? Smoke screen, ano yun? Ha? Okay, smoke screen po parang kasi ginagamit yun sa mga minsan nag-barilan, nalako. Ginagamit talaga sa military yan. So, yung sa mga bomba nila, hindi lang minsan granada, eh kung ayaw mong patayin yung mga doon. So, isa sa mga bomba nila, yung parang smoke screen nga. Iba pa yung tear gas. Yung tear gas gusto mong palabasin. Para sila ay ano, masakit sa mata yun, lalabas sila. Pero smoke screen, ano lang, smoke lang.
Ba't kailangan ng smoke para di makita yung gagawin mo doon sa lugar na yun? Okay? So kaya pero sa mga argumentation, nagagamit lagi yung term na yun kasi nga, yung ibang sinungaling, okay, yung katotohanan, ito, madaling palabasin. Pero, pag medyo na-cover mo yan, paano mo i-cover? Lagyan mo ng smoke screen. Or, hindi yun, di ba? So, kahit malinaw yan, for example, dito, malinaw doon, nakabasa nyo, di ba? E kami magpasabog na kung ano dyan. Kahit malinaw yan, kaya ng smoke eh, sa paligid. So, yun talaga ang ano nun. So, may magandang, ano yan, use, pero sa argumentation, wala. Wala akong nakikita. Ano. So, ulitin ko lang ha. Ulitin ko, avoidance as a sign of guilt. So, yung iba, pag alam niya lang mali sila, gagamit sila ng maraming paraan, katulad niyan, smokescreen. At natakil namin ito nung bagong-bago pa kami dito yung mga fallacy, logical fallacy. At isa sa mga, ibig sabihin lang nun, nadaanan niyo na ba yun? Logical fallacy. Abutan mo na. Hindi pa. Ulitin ko na lang, sabihin yung mga parang smokescreen din, pero logical sa salita lang. Paano mo isi-screen yung salita? Sabihin, magkukwento ka dyan na either walang kinalaman or kala mo may kinalaman at may konting kinalaman pero inilalayo na yung tamang topic. So, isa sa mga tao dyan is yung red herring naman tao dyan. No? So, sana makukuha nyo yan later kasi alam ko makukuha nyo yan kasi nga kanina binahin niya ako si Rain. Pwede kayong matuto, bata pa kayo. Basta tumutok lang kayo. Amen? Okay, ulitin ko yung subtitle natin. Avoidance as a sign of guilt. Ibig sabihin, pansinin nyo, gusto ko maging ano kayo. Kumbaga sa sundalo, kompleto kayo sa armamento. So, meron kayong baril. Hindi lang kailangan nyo baril minsan. Huwag kayo paglaban. Ano kailangan nyo? Bala. Very good. Ano pa? Tama yun. May baril ka, may bala ka. Ano pa? Napakarami yan. Ha? Strategy, skill, may mga devices pa yan, may mga communication, may plano, may yung mismong armament lang, may pang defense, syempre, shield, cloak, Kevlar. Ang dami yan. Helmet, ngayon mga puro devices lang ngayon, yan ang pang ano nila eh. Kasi pag alam mo na agad yung location ng kalaban mo, patay agad dyan, may mga heat detector, di ba? Night vision. So, spiritually, sana ganun tayo maging, di pa tayo syunga-syunga, ang tindi ng kalaban natin, mamaya, tirahin natin yung isang mamaya, hapon. So, sana alam nyo, malayo pa alam nyo na yung kalaban nyo, na-identify nyo na. At ganun din sa sarili nyo. Kasi pag ikaw naman ang mali, for example, may pinag-uusapan tayo dito. Okay? Tapos, either iwasan mo yung sa utak mo, sa tenga mo, hindi ka makinig. Iba naman, wag yun yan, so, smoke screen, gusto mo change topic. Kaya alam nyo na yan, mga bata, di ba? Change topic. Ano pa? So, marami yan. So, lalo sa doktrina kasi, napaimportante nito, di ba? At for, alam mo na, nagsimula pa yung taon, dyan na yan eh. Gusto natin maligtas sila ngayon, pag marami tayong kalaban, kasi nungalingan. Ay, yung iba na pwedeng maligtas, maluloko pa. At yung ibang ligtas ka, naluloko pa. Kaya ito, dagdag natin to sa bala natin. Amen? Itong knowledge na maano natin ngayon, umaga. So again, avoid us. So, pag ikaw daw ay hindi ka dapat umiwas, umiiwas ka, uy, baka may mali ka. Check mo rin. Okay? At ganun din naman, pag nakita mo sa iba na ganun sila, anong gagawin mo? Pag nakita mo umiiwas sila, ay okay lang yun, siguro, meron, siguro tama rin sila. Hindi, dapat alam mo na yun, markahan mo na yun. Nakakwento ko na ba sa inyo yung isang ano, medyo OA naman yun eh, pero kasi may nag-share sa akin, series yun na basta. Kaya siya pag nagsisinungaling ka daw, ay malalaman ko kung ano yung malalaman kasi ng tao nagsisinungaling, may dahilan eh. Diba? Parang gano'n, investigador ka nga eh. So, bukod sa pag-isinungaling, yung pag-umiwas ka na, may ibig nang sabihin yun. Yan ang gusto ko sabihin. So, dito sa kwento natin, medyo marami to eh. Sana tapusin ka nga ngayong umaga. So, ano yung binasa natin? Mayroon pang tatlo sa baba. Tingnan ko saan tayo aabot. Pero yung nabasa natin, ano nangyari? Again, maraming application ng parable na to. Pero yung isang bagay lang kukunin natin. So, ano nangyari dyan? Binasa natin kanina. Parable yan ng Panginoon. Pero mayroon daw isang
So inahalin tulad ng kataya ng Diyos. Basta mayroon daw isang mayaman, nag-arrange ng marriage for his son. At siya, siyempre, may pagkain. So yung unang mga tinawag, ayaw, inisnab. Diba? So ang ginawa niya, pag kayo inisnab kayo, anong gagawin niyo? Ha? Natawag ng iba. Pero dito medyo may OA ha, kasi nga may ibang lesson dito, yung pinatay niya. Iba yan ha, huwag niyo papatayin pag inisnab kayo. May application po una yan sa mga Hudyo. Okay? Yung Hudyo, sila yung piniling una, pinagkatiwala ang Bible sa kanila, bandang huli, inisnab din ang Panginoon. Ibang, tawag dito, iba yung inatupag nila. To the point na, yun nga, nagalit ang Diyos. So, ano ginawa sa kanila? Karamihan sa kanila, marami sa kanila, pinatay ng Diyos, as in, literal. At later, hindi kasi ito yung topic natin, pero ano ko lang yung background. So, yun, tinawag niya na yung iba. Kung sabi niya, parang Gentiles din yan, yung iba naman, hindi ganun ka-applicable kasi parang ibig sabihin ba niyan, special yung mga Hudyo. So, hindi naman. So, kaya, ano lang to, in a way kasi parang ganun talaga ang dating. Alam niyo naman yung Old Testament, puro Hudyo, Hudyo, Hebrew. Pero not necessarily. Pero inusyal na talaga inuna. So ngayon, later, pinatay na yung mga hindi pumunta, yung lahat ngayon, tinawag na. Okay? So pwede mo i-relate sa mga Gentiles, lahat na ng tao, pwede kayong pumunta. Kung gusto pumunta, punta. So nagpuntahan, puno. Okay, di ba? Kasi ito yung topic natin ngayon. Okay na yung kwento eh. Kasi sa dami nung pumunta, mayroong isa doon nakita, isa lang naman. Sabi, kainan to, handaan to, kasalan to. Sino nakapunta ng kasal? Sinong hindi pa? Taas kamay. Hindi pa? Okay. Ako din, di ako masyado man eh. Pag nakakuha ng kasalan, ang bihira po, umado parang ganito yan. Ito na yung pinaka, ano, mabab, hindi naman, depende. Pumahan yan. Okay? Kasi nga, parang ino-honor mo yung kasal, kinakasal, at yung okasyon. Diba? Kaya tayo maayos sana yung mga damit natin ngayon eh. Kaya ganito ako, kaya nahulungkot ako, ganito, ako na lang nakaganito dati eh. Nakikiganto rin kayo eh. Ano nangyari, mainit ba? Kaya nga naka-aircon tayo eh. Pwede yung mabarin muna ako, ginubad ko muna eh. Nagtindihan niyo ako sa yung topic natin eh, men? Sana bumalik yun ha, nasa na ba yung mga ano, liliit na yung mga ano nyo. Agatin na ng dagayan eh. Hindi naman kailangan ganito, at is barong, diba? Mga babae, kita yung ladies natin, maayos. Wala talaga kung ano yung pinakamaayos. Okay? Alam niyo yung ating damit? Alam niyo ba yan? Ay, sa Bible, nagsisimbolize yan ng righteousness. Andahan niyo ba yun? Kung naalala niyo si Adam and Eve, ano nga sa kanila? Siyempre, nagkasala sila ngayon. Tingin ng Diyos sa kanila, hubad sila. Hubad na rin. Ay, pangit. Ay, guilty sila, di ba? Yung ginawa ng Panginoon, pumatay pa ng hayop. Nung una, tinakpan muna nila yung sakarili nila ng dahon. Alam nyo ba? Minabasa yung Bible nyo. So, dahon muna. So, nakakita ka na ba dito ng dahon yung damit? Lalo dati, ang hirap, pangit. Di ba? Parang di ka rin nagdamit nun. So, lalo sa panahon nila, di malamig pa yun, di ba? Hanginin lang yun. So, ginawa ng Panginoon ngayon, dati walang pinapatay dati. Pero nung panahon na yun, kasi symbol nga po to, type ang tawag po dyan, ha? Typology or type. So, pumatay ang Diyos ng hayo para lang damitan sila. Okay? Paano? Ba't? Parang sama. Ganun talaga eh. Ang righteousness, minsan, kailangan may mag-sacrifice para yung iba ay mapabuti. So, again, type ng Panginoong Jesus. Pinatay siya para tayo magkaroon madamitan ng righteousness. Para tayo maligtas. Okay? So, tandaan niyo po 'yon dahil paulit-ulit sa Bible yung type yung ano yan. So, ganoon na naman dito, pwede nating ihalin tulad kasi meron dito, dapat 'yan maayos naman yung damit niyo. Eh, itong pumunta nga, salamat pumunta, maikay, maikisaya kaso, ni hindi mala naganda ng damit. Kahit mga at least mga ano ka man lang, imagine niyo ko na, handaan nga, yung iba na ganito. Yung iba, ano, pwede mong dagdag dito. Ano man yung iba, So, dati, nagaganong kayo, di ba? Ang tawag doon? Blazer ba yan? Vest. So, ngayon, paano na lang kayo? Mga downgrade tayo, ha? Next week, ha? Hindi nga, seryoso po ako. Damit pa lang yan. Kasi nga, nagkakaalaman na dyan. Okay, sa trabaho nga dati, ganyan yan, eh.
Niwala kayo sa amin sa dating trabaho namin, ganun. Tinitingnan kami ng, ano, may dress code yan. Kasi nga, pag maayos ang damit mo, nadadala ka, maayos yung trabaho. Ganyan po yan. So ngayon, di na uso yun. Pero dito, uso pa rin yan. Kasi totoo po yun. At nasa Bible nga yan. So ulitin ko, ha? Paano nakita natin, big deal po sa hari yun. Nakipagkasalang ka, inimbiti ka. At least man lang, hindi ka naka-chinelas, hindi ka naka-short-short, at sa mga ano, nakasando ka pa. Tapos yung iba, nakaganito. Bihis na bihis. Naasal ngayon yung hari. Nakita nga na, di ba? Ang sabi niya dyan, friend. No, kabahan ka na dun. Friend. So maganda sana, kaso ano ito, nagtatanong. Mamaya sa baba po dito, ganyan din po yung tema niya, nakukunin natin, ha. Sabi dyan, bakit hindi ka muna nagdamit ng maayos? Ano nasa, ano sinabi niya? Wala siyang nasabi. So again, ang topic natin is, yun nga, either umiiwas or hindi makapagsalita. Okay? So babalikan na po natin niya, pero ilagay sa utak yon. Siguro, andun na siya eh. Kung sa kaligtasan, alam niyo yung mga hindi sa ligtas, salamat yung iba, may magandang encounter kami, panibig soluwinin kami. Yun nga, yung iba, palagay nila ligtas sila. Pero pag inano mo, pag ani siya kahit paano, ay hindi pala ako ligtas, ay hindi pala sigurado. Yung iba dyan, ano to? Paglalaban pa, sinungaling. Okay? So, pero gusto lang this moment, makita natin na minsan kahit tayo, pag matalino rin yung ano, yung nagtatanong, at mamaya makikita natin kay Jesus yun, pwede ka magtanong in such a way, yung isang tao ay mako-convict mo agad, mako-convince at mako-convict mo. Matalino ka. This moment, na-convict naman, kaso ang sagot wala. Pero sumagot na rin siya. Ang sagot niya, silence. Okay? Mamaya, babalikan natin ito kasi maganda ito eh. So, another story dito sa baba is ito. Ito naman. Yung mga Pharisee ngayon, sabi dyan, took counsel how they might entangle him with his talk. So, wala pong points ngayon na, hindi ko natapos, pero alam ko yung nasabihin ko. Sabi dito, bakit ganun? Alam mo, entangle? Ay, entangle. Hindi nyo napanood yung, hindi, huwag na. Palamas eh, no? Entangle, parang yung ano pa man siya dito, di ba? Nilalagay ko kasi dito, tapos ganyan ako ng ganyan. Nagkakasala sa labat, yung entangle. Naalala nyo yung parable of ano din, the seed and the sower. Parang yung nachochok, okay? Pero ba't sa salita, pwede rin pala yun? Pwede ka ma-entangle sa salita, pwede ba yun? Mamaya makikita nyo yung hapon. Okay, yung live demonstration nun. Okay. Pero ngayon, gusto ko lang sabihin, mga kapatid, para tayo ay matutunan natin itong isang bagay na to, no, yung hindi tayo iiwas sa katotohanan. Kung mali ka talaga, aminin mo na lang, di ka magkasala sa labat, magsinungaling ka pa. Nasaan ka nagpunta? Doon. Nakita kita doon eh. Ano ganon? Ay, hindi, ano, pagkatapos ko doon, pumunta ako doon. Hindi, andito ako eh. Paano ka dumaan? Saan ka dumaan? Huwag ka na magsinungaling. Hindi niyo yan? Ba't wala ka kahapon? Eh, ano po ako eh, may sakit po ako. Hindi ako makaano, talagang sakit po ng ulo ko. Hindi ako makatayo. Eh, meron ka ditong Facebook post, so gumala kayo ng kaibigan mo. Ano man yan. Sinungaling. So, ang hirap depensahan pag nagsinungaling ka. Yun ang gusto kong sabihin. Amen? So, ganun. Eh, kaso, itong kalaban ngayon, siya yung sinusubukan siyang i-ganun, itanggel. So, advanced lesson to, kahit po sa husgado, ganito po yan, usapan dyan. Kaya, ang pinaka-the best dyan, no, huwag ka na magsinungaling. Kung kailangan parusahan, yakapin mo na yung parusa sa'yo. Napakahirap nung magsinungaling, bandang huli, lalo ka pa mapahamak. So, by the way, tuloy lang natin. Yung mga files naman yan, paano ka i-entangle sa iyong salita? Pag ikaw ay nagsasalita kasi ng yan, sinungaling, o hindi mo alam sinasabi mo, pag magaling yung nagtatanong, mapapalabas niya yun. Kahit gusto mo magsinungaling, eh marunong tong kausap ko.
paano yun? So magkakasalabat ka, either mabubulol ka na literally, yung iba naman, iiwas ka na lang sa tanong, ay, usapan yan. Amen? So hindi ko na ano to, basta, ang nangyari lang dito, hindi ko na isa-isa yan, pero ito yung sabi ng Panginoon. So basta nagtanong siya dito, nagtanong sa kanya. Eh sabi dyan, is it lawful to give tribute unto Caesar or not? So yung tanong. So kasi ang style po dito, of course, dalawang bagay ito eh. Sila ay nasasakop, kung meron kang Jewish, sabi natin, nationalism, negative sa'yo yun. Eh kaso dyan na nga, ano gagawin mo? Magbabayad ka pa ng tax. Alam mo na mali yun kasi sinakop lang tayo tapos tayo magbabayad. So para kang lalong nagpaalipin. Ito niyo yung mga ano dito. Sabi ng Panginoon, magaling ang Panginoon. Alam niyo, mamaya again, mamayang hapon, kung aabot tayo doon, isa-isay natin yung napag-usapan natin para natuto kayo. Paano sumagot at paano makinig. Ang Panginoon, kaya basahin niyo lang yung mga sagutan minsan sa Bible, matututo ka ng gusto. Lalo ang Panginoon. So, nakita niyo to, nagtanong lang sa kanya, ano sabi ng Panginoon? Sinagot niya ba? Yes! No! Hindi! Bakit? Kasi naintindihan niya, sabi diyan, Jesus perceived their wickedness. By the way, yung sabi mo kanina, wickedness ba hindi lahat ng wicked, unsaved ba? Gusto ko lang yan, yan. So, minsan kahit saved na yung wicked, gumagawa ng wickedness. So, mali yun, pero posible yun. Anyway, yung totoo yun, ang mga unsaved talaga magaling sa wickedness. Anyway, so nakita ng Panginoon na wicked sila, sabi niya, why tempt ye me, ye hypocrites? So, another point dito, wag mo na lang gawin. Kung ikaw ay nakikita mo mahina ka sa isang particular point, talagang nagsinungaling ka in the past, aminin mo na ngayon kaysa magkaalaman pa, lalo pa dagdagan yung kasalanan mo ng another kasalanan, taki pa na naman. Okay? And then another lesson dyan, pwede pala na kahit tinatakpan niya yung kasinungalingan niya, ganyan-ganyan, pwede palang mabunyag yan kung matalino yung nag-iisip. Kaya sabi ng Panginoon, nalaman niya, nagtatanong naman to, hindi para matuto eh. Sino dito nagtatanong? Lahat tayo nagtatanong, pero yung iba, ako, madalas akong tatanong sa preaching, ba't akong tatanong para maalaman ko minsan, pero minsan di rin. Nagtatanong ako para kayo ay ma-arouse ang inyong utak, mag-isip-isip. Style po yan, okay yan minsan. Okay. Pero ito sila, hindi. Sinabi na nga dito, ba't sila nagtatanong para ma-entangle si Jesus kung kaya nila. Feeling nila doon. Nung una, kaya nila. So, yung pala, hindi. So, kaya ito ang judgment sa kanila. Last time, may time preaching yan. Mga hipokrito, mabigat po yan. Kung wala ka namang tatanong na maayos, huwag ka na lang din magtanong. At kung may gusto kong malaman, magtanong, dapat malinis yung ano mo, yung intention mo. Ngayon, kung alam mo may mali talaga siya, sabihin mo agad, tapos ang usapan. At siya, hindi na sayang oras, ikaw hindi na sayang oras, pati yung ibang tao, hindi na sayang oras. Again, may demonstration tayo dyan mamaya, ganyan na ganyan. Okay? So, iwasan nyo na kung alam nyo, kailangan magsinungaling, malamang may mali ka doon. Okay? So, isipin mo muna ulit. Natakin na natin yan, di ba? Naalala ko. Walang dahilan kahit kailan, kahit magiging sinungaling ka at sabi ng Diyos, okay lang yan. Walang time na ganun. Okay? Kaya yan ang sabi ng Panginoon, naintindihan niya, kailang iniisip, kailang hipokrito. Okay? So, ngayon, at this point, actually, pwede niya hindi niya sagutin yung tao kasi walang kwenta eh. Di ba? Pero lagi ko sasabi sa inyo, minsan sumasagot tayo, hindi para sa tao, una para sa tao para matuto siya. Kung talaga ikaw ay marunong ha. Kaya may mga time din na kahit alam mo nang wala ng pag-asa to, minsan nasagutin mo para sa ibang taong nakakarinig. Okay, again, i-demonstrate natin yung mamayang hapon. Kaya dito, sinagot pa rin ng Panginoon. O sige, para mabilisan, mabilisan, mag-preach pa ako dito, punta pa ako dito. Sagutin ko na mabilis to para mapahiya na agad. At malaman niya sana na mali sila at huminto na sa kalokohan nila. Anyway, so anong ginawa ng Panginoon? Very famous to ha, mga bata. Nanghingi siya ng tribute money. Pera lang yun. But tribute kasi nga sila nagtatax niya. Nandun yung mukha nila. Kaya ganyan po yan eh. Yeah, anyway, sabi dyan, sinong, ano yung mukha to? At pirma. Pangalan. Eh, sabi naman, nakita naman namin kay Caesar. Anong ginawa ni Jesus?
Render therefore unto Caesar the things of which are Caesar's, and unto God the things of God's that are God's. So, mabilis na sagot. Pero andun na yun. Gusto niyang iparating sa tao. So, sinusubukan siyang entangle. Kasi pag kumampisi sa mga Udyo, oy, susumukin tayo Caesar. O yung gobyerno. Pag pinaburam yung gobyerno, yung mga, hindi ka loyal sa ating lahi. Ito niya yun. Magaling ang Panginoon. O sabi niya, kay Caesar pala yun. Dibigay mo kay Caesar yung kay Caesar. Yung sa Diyos, sa Diyos. Tapos. Ay sabihin, parang tayo. Minsan kaya maraming sagot lang sagot natin. Depende. Anong pinagsasabi mo? Ano mo tinutukoy mo? Ganyan po yan. So ang lesson dyan, of course, maging matalino ka, alamuin mo. Yung mga taong nagtatanong hindi para matuto sila, hindi mang asar, either mang asar o may patunayan ka mali. At kung mali ka talaga, di sige, umaming yan. Pero kung hindi ka mali, paglaban mo yung tama. Amen? Amen. Yan sabi dito, nung narinig nila yan, sabi dyan, they marveled and left him and went their way. So, ito yung point, another point sa ating topic. Hindi nakasagot. Ngayon silang, ito yung banat nila, na black. Actually, tinira pa, sabog. Yung kanilang argumento, yung gusto nilang palabasin. So, anong gagawin nila? Kung mayroon pa silang sagot, sagutin mo yon na mas maganda. Tama? Kaso, alam na natin, walang may sagot kasi wala eh. Perfect answer. Na-expose sila. So, ang gagawin nila, uwi. So, topic para sa atin, sa topic natin, lesson sa atin, ano? Pag mali ka talaga, uwi ka na. Huwag ka nang makulit. Huwag ka nang magsinungaling, huwag mo nang dagdagan yung kasinungalingan mo. Maaasal lang sa iyong tao. Ikaw mismo, matututo ka magsinungaling. Gusto mo ba yun? Sana hindi. Okay? So, walang masama na. May mga time talaga mali ka eh. Hindi, paano gagawin natin? So, para sa iyo, sa ibang tao din, na nakakaroon, hindi ka nagayahin kung sinungaling ka, ay, bigyan mo na ng ano yun, panalo na siya. Ganun. Walang problema dyan. Ngayon, pag nakita mo naman sa ibang tao, ano yung gagawin mo? Ha? Umuwi na eh. Napatunayan ng mali sila. Huwag mo nang habulin. Okay na yun. Victory na yun sa'yo. Idagdag mo lang. At yung argumento, nakita mong panalo ka doon, idagdag mo yun sa ano mo. Sa taba ko kasi meron kaming ganun. Yung parang ledger ng mga na-accomplish mo. Pwedeng ganun. Amen? At habang nasasagot yan, parang ginawa sa soul winning. Diba? Kaya sigurado tayo dyan. Bukod sa nasa Bible, napapatunayan natin sa bawat taong na-encounter natin na hindi nila kayang i-block yan. May ibablock nila yan sa ibang paraan na talo sila actually. Hindi sila naging makatotohanan pag sinabi nilang mali yan. Okay? Natindihan nyo? Next. Ito naman. Another mga set ng tao to. Natakil ko to sa JJX, no? Sa mga Sadducees naman, hindi sila niniwala. Mabilis lang, no? Nakailang minutes na ba ako? Okay, mabilis lang, no? So, ito naman. Different set of people naman, Sadducees. Paniniwala po ng Sadducees, hindi sila niniwalang may angel, hindi sila niniwalang may resurrection, hindi sila niniwalang, ngayon pala nakalagay. Okay? So, pero ito yung tanong nila. Okay, summarize ko na lang, ha. Ay, meron po kaming kilala dito, nag-asawa, hindi namatay yung lalaki. Ay, nag-asawa ulit yung babae na lalaki, namatay ulit. Hanggang pito, nakapito yung babae daw. Obviously, hindi totoo to, pero napaka-bihira nito, no? Naswerte nito sa insurance kung sakali. Pero obviously, hindi. Walang ganun. Anyway, tanong nga lang. Kaya tanong nila ngayon, namatay na rin yung babae. Sinong ano yun? Kanino siya mapupunta pag sa langit? Okay? Kung andito kayo, kung andun kayo sa JJX at tinakil natin to, nasabi din dito, wala. At hindi lang yun. Ang malala dito, yung tanong mismo mali. Diba? Kaya sabihin ng Panginoon dito, alam niyo ba yung Bible? Sabi kaya, you do err not knowing the scriptures nor the power of God. Una, hindi sila ligtas. Pangalawa, hindi sila nagbabasa. Kung nagbabasa sila, mali-mali. Kasi ba't mo itatanong yung kaninong asawa yan? Eh, wala naman nag-aasawa sa langit. Hindi, pahiya sila ngayon. Mali yung tanong, mali yung gusto nilang sagot, anong gusto nilang isagot sa kanila. Tapos na pala tayo, no? So, kaya sabi dyan, binaliwanag lang niya, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng patay. Okay? At sa Diyos nga, sa langit nga, wala nang kinakasal doon. Hindi na importante yung ganung bagay.
Okay? So, pahiya, di ba? Yung sabi niya dyan, and when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine. So, i-relate natin kanina, sabi niyo, pag sinabi speechless, either na mangha ka. Wow! Galing, kung ano man niyang ginawa. Speechless, wala akong masabi. Ganun din yung astonished actually. Namang, hindi nila inaasahan yun, ang tindi nito, ang talino, saktong sumagot. Diba? So, yun. So, wala nang ginawa sila. Yung multitude, wala na rin sinabi sa Jesus kasi blanco. Sila ay sinagot. No? So, anong another, ano to, point natin, ganun nga, pag ikaw ay nasagot ka na, at sakto nga, wala ka na masasabi. So, again, pag nakita mo sarili mo yan, huwag mo na ipilit. Okay? Pag-isipan ka nang gumawa ng kwento. Kasi pag alam mong sakto yung sinagot sa'yo, mali ka nga, huwag mo nang, di ba, parang laging na-demonstrate sa'yo yung nasagot natin sa repentance. Kung sinabi natin, mali yung repent of your sin, nasabihin nila, oh no, walang repent, hindi nga repent of your sin ang mali, okay yung repent. Kasi sabihin ngayon, di, wala kang repentance eh. So, yung sabihin, nagsisinungaling na lang sila ng harapan para hindi mahalata ng tao, mali sila. Mali, yung sabihin mo na, ay, mali pala ako, sorry. Ganun na lang. Tapos na, ano, magkasinungaling ka pa, sinungaling ka pa. Mabrot up na naman yan, ano, gagawin mo na. Eh, kung dumadami yung tao nakakita, sinungaling ka pala, ayaw ka pang umamin. And dali-dali lang nun, mapabuti tayo sa katotohanan. Kung mali ka dati, tama mo ngayon, tapos na. Amen? Amen. So, sa tagpo na ito, hindi na sinabi yan, pero obviously yun ang nangyari. I believe yung ibang sadyosis dyan, masama pa yung loob. At, ayaw po, pero iba dyan, malamang, possible eh. Ano? Ay, mali ako. Maniwala na ako sa Panginoon. So, yun yun. So, ang ganda na sagot dito eh. Sabi nga sa inyo, tinakil ko yan dun sa, ano, sablay na sablay sila, sa pool sila, sa sagot ng Panginoon. Okay, pag mali ka, minimum mali ka, o ganang, ngayon kung umiiwas ka, ganun din yun. Ah, hindi na ako sasagot, hindi mo maitindihan eh. Pero actually, ikaw yung mali. May mga ganun, mamaya again, demonstrate natin lahat yan, nadaanan natin mamaya eh. Okay, so tapusin na natin to. May another set na naman. So yung sabi dyan, ha, yun naman yung ating, ano, no, yung ating keyword, silence. So hindi na kapagsalita yung mga Sadducees, mga Pharisees, mga supposedly, walang ginawa po yan. Hindi, parang yung mga pari ngayon, at yung mga pastor din ngayon na walang ginawa kung di Bible supposedly. Eh bakit si Jesus, carpintero? Ano kayang ginagawa? Siguro nag-memorize yun ng Bible. Ay, ganun tayo actually. Ay, naniniwala ako sa ganun. Na kung talagang dumating sa ating point na nagtiwala sa atin, talagang nagsusupport tayo dito to the point na hindi ko na kailangan magtrabaho. Sure. Why not? Pero kahit po sa trabaho, minsan, kasi kapag nagtatrabaho ka, wala kang panahon sa nonsense eh. Na totoo lang. At wala ka rin panahon sa magpakasasa sa kung ano man. Kasi alam mo, wala kayo. Kailangan mo magtyaga. Kailangan mo magtapat. Amen? Okay, so napatahimik niya. Paano? Paano nangyari yun? Eh, sakto yung sagot niya eh. Okay? Walang masasabi doon. Ano masasabi mo doon? Ano yun? Hindi ko ibig sabihin eh. Ba't yun ang tanong mo? Yun ang tanong. Ba't ganun yung tanong mo? Kung hindi yun ang ibig mo sabihin. Diba? Parang yun niya sa repeat of music na ano. Sinabi ko na hindi nga yung ibig sabihin. Ay, naka-record yan. Oo, paano? Magsisinungaling na lang yun. So anyway, next, ano next? Last na po to. Another tagpo na naman. May nagtanong na naman sa kanya. Ito naman yung mga lawyer. So ang tanong, marami pa po to. Dito lang sa chapter natin, nakatapat tayo dito eh. Sabi niya dyan, which is the greatest commandment? Yun ang maganda, may isa sa mga tanong na ito, matututo ka rin. Mamaya pong hapon, i-ano nga natin yung mga Yeshua ang tawag ko dyan eh. Mamaya, explain kung bakit. So, matututo rin tayo minsan. Pag pinatulan natin, makita natin mali nila, malalaman din natin tama. Pag sino yung sumagot ng tama. Okay?
Kaya kunwari yung tanong nila dito, sino ba yung pinaka? Eh di sinagot sila ng Panginoon kasi matututo tayo eh. Sinabi niya, ano yung greatest commandment? Mahalin mo ang Diyos, ang buong puso, kaluluwa at utak, isip. This is the first and second like to it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On this the two commandments hang all the law. Ang linaw ng sagot niya. Pwede natin i-quote yan, kabisaduhin. At pwede mong pang ano yan. Sama rin maganda yan. Kung meron kang tanong na hindi pasok dyan, baka mali yung sagot mo. Ulitin ko, ang sagot niya, ang pinaka-importante, mahalin mo ang Diyos. Lahat, ibigay mo sa Kanya. Mamahal. And then, yung kapatid mo din. Okay, hindi bakla, kapatid, sabi dyan. Gusto ko lang sabihin kasi ginagamit nila to eh. Eh, dapat lahat ng tao, mahal mo. Neighbor pala, no? So, obviously kasi may exemption dyan eh. So, naano natin ngayon mga reprobate. So, anyway, yung mamayang tatakil ko po, ganyan ako sa kanya eh. Ayan, mamaya ko na lang yan sa kanya, mamaya. So, nangyari. While the fast were going to get just as them. So, baliktad na to. So, siya na yung offensive. Opensa naman siya. Siya na nagtanong, anong sa palagay nyo kay Kristo, yung Messiah, yung darating na pinangako sa kanilang propeta na siya maghuhusga sa kanila? Kaninong anak siya? Yun ang tanong lang. Kaninong anak yung Messiah? Ayun, nakikinig. Kasi Messiah, ano ba yan? Biglang susulpot ba yan? Hindi, kasi sabi doon, from your brethren eh, will raise up a prophet like unto me. Sabi ni Moses. Ibig sabihin, magiging anak nila yun, ipapanganak isang araw sa kanilang lahi din. Okay, so kaninong anak yan? Yan ang tanong. Ang sabi niya, sabi pala, malitong ano, no? Red letter ko. Ang nagsalita dyan yung iba, di ba? The son of David, sinagot siya. Tama, di ba? Kaso, follow-up question. He said to them, how then that David in spirit calling him Lord, saying, ito, kinote niya po ito sa sinakalang usan niyan. Hindi ako nagkakamali. 22 ba to? Tingnan natin. Ah, 110, okay? Sabi sa Psalms 110:1, the Lord said unto my Lord, sit thou at my right. Tingnan natin, sorry. Psalms 110. So, alam na alam ni Jesus yung Bible, no? Psalms 110:1. Okay, paibasa nyo, ready, go. Ito yung kay Melchizedek, no? So, balik tayo sa ating text. Matthew 22. So, ang ginagawa pa ng Panginoon dito, again, ina-expose sila. Kaya huwag kayong magugulat at magagalit din. Iba kayo sa atin, gusto natin, ha? Gusto mo, pastor, sa church, gusto ko kapayapaan lang, wala tayong kalaban, wala tayong galit. Una, hindi pwede yun. Okay? Meron at merong loko-loko dyan. At pag ikaw iwas ka lang ng iwas, ayaw mong magalit, kahit loko-loko na, ikaw ay mabibiktima. Ibig sabihin, mapupwersa kang tanggapin sila dahil lang ang isip mo ay dapat wala kang kalaban. Ni ganun. So kaya ngayon nga dito, si Jesus, opensa na siya. Siya na yung nagtatanong. Kayo naman ang sumagot! Oh, kaninong anak si Messiah? Si David. Oh, tama. Tama yun. Pero sabi dito, ang tanong, follow-up question, eh bakit sabi niya, the Lord said unto my Lord. Yung Lord mismo, ang tawag doon sa Messiah, Lord. O, paano yun? Eh si David, Lord ba si David? Hindi naman. Sabi dito, David then call him Lord. How is he his son? Kasi kahit ako, hindi si Stephen, hindi ko tatawagin Lord. Tama naman, di ba? So, isip ng isip, o nga, no, paano nga ba yun? Yan ang sinasabi natin. Ibig sabihin, pag may mga bagay kang hindi naiintindihan outside of you, yung bagay na intindihan mo, meron pang dapat ka palang maintindihan na hindi mo pa naiintindihan ngayon, hindi mo maintindihan yung ibang bagay na andito na dapat mo maintindihan kasi
kailangan ito muna yung intindihin mo also. Okay? At again, di demonstrate mamaya hapong kung dito kayo. Ano nangyari? Ay basa, ready, go! No man was able to answer him a word, neither was any man from that day forth ask him any more questions. Ayan ang maganda dyan. Pag dumating po yung panahon, sabihin ng pastor, ang hirap siguro yung pastor, kasi ganyan yung mami dinemonstrate sa inyo eh. Ginaganon ako eh, pastor ka pa naman, as if naman. Ang hirap maging pastor kasi gano'n, ikaw yung naguturo, di ba? Hindi ka lang yung naguturo. Mabuti pa kung naguturo ka lang, wala ka naman ganito. Kasi pag ganito, kaya sabi nga sa'yo, nakutuwa kay Rain, na-absorb niya yung tinuturo natin. Hindi man lahat, pero hindi naman, hindi magkakaganyan niya kung hindi nakinig dito. I mean, sa case natin, maganda kasi salita ng Diyos. Pero sa iba, ganun din. Pag nakinig ka rin sa iba, nakinig, ma-absorb mo yung totoo tsaka yung mali. Okay? So, hindi na sila sinagot dito. Kasi bakit kaya? Kasi again, perfect question na hindi po lahat ng question ay tanong lang. Yung ibang tanong, nagsusolicit ka ng answer, sagutin nyo to. Pag hindi niya masagot, nakita mo ngayon yung hindi na nalalaman. Okay? At ganun ang purpose ng Panginoon, hindi parang magyabang ha. Obviously, pag mayroong ako nagtuturo ako dito at matalino kayo at gusto niyo matuto, hindi ko alam yun ha. At mukhang alam niyo yung sagot, anong gagawin mo? Either magtanong ka or magstay ka dyan. Or at least, huwag mong kalabanin kasi mukhang okay pala eh, marunong eh. Tama? I believe ganun yung ginagawa ng Panginoon. Tama lang. Okay? Kasi nga, ang gusto ng Panginoon nga, magtiwala tayo sa Kanya eh. Hindi lahat ng bagay kaya natin i-absorb at matutunan natin. At hindi ka pwede mag-demand sa Diyos na sagutin mo ito lahat. Bago ako manampalataya siya para maligtas ako, sagutin mo ito lahat ha. Pwede ba yon? Pwede yun, pero una, hindi tama yon. Kung bigay ka ng Panginoon ng ganong sagutin ka niya, pwede okay kung kaya, kung gusto niya. Hindi ikaw mag-demand. Okay? So, nangyari dito, ngayon, hindi siya na nasagot, at bandang huli, yun, nagkaroon din ng kapayapaan ng Panginoon. Kaya huwag kayong mawawalan din ng pag-asa. Yung mamayang hapon, i-demonstrate ko yung gano'ng kulit tong taong to. Ang kulit. Alagang text pa ng chat pa ng chat. Hindi ko na nga sinasagot, sinasadya kasi nga, walang kwentang usapan eh. Nakikita nyo mamaya yan. Okay, so, pero huwag kayong mag-alala. Darating ang panahon, dahil nakilala ka na ng tao, ay itong taong to. Dalawa yan eh. Yung negative, matigas ulo nito, huwag natin kausapin. Kahit mali siya, hindi yan papa-under. Yan yung negative. At kaya nga, dapat tayo, hindi tayo ganun. Ibig sabihin, kung alam ng tao na may dahilan siya, sana makakalapit pa rin siya. Kasi hindi masasaraduhan na tipong hindi ka nakakausapin kasi nga wala, ano to eh, padir to eh, hindi ko nakakausapin mo. So pero ang Panginoon, ang nakita niya, I believe dito, talagang matalit, I mean, alam niya yung ginasabi niya, tinuturo niya, at alam niya yung sasagot kung sakaling magkaroon pa sila, nag-invento pa sila ng anong kwento dyan. Kaya sabi dito, neither durst them any man from this day to ask him more questions. Pag sinabing durst is parang dare yan. Past tense than dare. Ano yung dare? Subukan. Hindi lang basta subukan, parang may risk yun eh. Subukan mo nga. Dare yun. Dare. Uy, tanungin pa natin ulit si Jesus. Ayaw mo na. Wala eh. Ako lang yung mapapahiya. Ayan. So yun ang maganda dyan. Eh paano kayo? Basta, yun nga, ako, di ba ako gano'ng katalino. Yun nga, gusto natin mangyari sa inyo. Dumating kayo sa point na gano'n na kayo katalino. At least, to some degree, na hindi ka nakukulitin ng mga loko-loko. Kasi, pag tinanong kanila, napapahiya lang sila eh. Hindi na, nababasa ba nito yung, ano ba to, nababasa ba nito yung, utak ko? Gano'n na nga. Parang, kasi sa mga tanong mo, sa position mo, mamaya makikita nyo dito mamaya hapon yan. Tinatanong ko lang, saan church kayo? Anong pangayaw pa? Kailangan kayo na-establish. Kasi may tinatago. So yan ang topic natin, avoidance. So dalawang ano tayo ngayon ha? Ikaw sa sarili mo at sa ibang tao. Pag ikaw, kailangan mo magsinungaling, kailangan mo mag-avoid.
Baka mali ka, tingnan mo. Kung mali ka, huwag ka nang tumuloy. Ang alam mo, salita ng Diyos at katotohanan in whole, magkakaano yan, magkakampihan, yung pwedeng gagawa ka ng sarili mong storya, tapos i-expect mo ibang tao na maniwala na lang sa'yo dahil lang kontrolado mo yung narrative. Diba? Kaya nga lagi kong inaano sa'yo sa pandemic na yan eh. Dinemonstrate ko po sa inyo yan. Alam nyo po yan. Naging position natin ng panahon pa lang yun. Hindi tayo all-knowing, pero paso, paano mo nalaman yun? At kahit ngayon, mga pastor, maano dyan, ibang pastor dyan, at yung mga doktrina na tinatayuan natin, pastor, paano mo nalaman? Tama ka. Eh, mayroon din silang Bible daw eh. Paano mo nalaman? Paano nga ba? Ayun. Isa to. Alam nyo ba yun? Kasi yung mga pastor nagsasabi yung ganyan, kaya mga kulto, mamaya yung isang Yahuwa, mamaya makikita yung hapon. Ginawa nila ito, ting! Alam nyo yung indicator? Kunwari, kasi dati magaling mag-troubleshoot yan eh. Ano malaman ito yung sira yan sa dami ng circuit board niyan? I-isolate mo lang. Pag may may hindi gumagana doon, malamang malapit na doon yun. Lalo sa programming. Nako. Kahit saan po yan, kahit investigador ka. Sino kayong pumatay eh? Sabi nila lahat, hindi sila. No, paano yun? Kung matalino ka, magkakaroon ka ng ano pa rin, kaya mong i-pinpoint yung problema. So, isa lang to ha, sa pinag-aaral natin. Pag may umiiwas, simpleng saan ka nang galing kanina? Ngayon, mabata, ganyan ha? Sasabihin ko po, hindi nalaman na ako yung umiiwas na. Ano pa yung mga ano? Saan ka bang church? Ay, malalaman mo nilang bogus yung church ko. Wag na lang. Di ba yung mga SDA ganyan yan eh? Andiyan, kakatokay ka, lakas ng loob. O saan ba kayong church? Hindi, gusto lang namin makatulong sa inyo. Di ba? Yung mga nagbebenta ng kung ano-ano. Sir, may card ka na ba? Ba't mo kailangan malaman? Ngayon naman, yung iba naman, nagpabakuna ka na ba? Anong pakailan mo? Eh, para po hindi kayo mahawa, eh, kung kayo, magpabakuna kayo. Kung magpabakuna kayo, hindi na kayo mahawa, ba't na kailangan kaming tanongin? Yan ang tanong. Oo nga, no? Ganun din, avoidance. Nung in-interview yung mga yan, nung una ayaw magpa-interview na yan kasi nagmamadali, kailangan gumawa ng vaccine eh. Ngayon, kinakasuhan na sila. Sana makasuhan. At ngayon, yung mga mambabatas din natin ngayon, magpapasa ka ng batas. Bakit yung pinapasa yan ang sinabi nyo dito sa batas ito, ganyan, ganyan, ganyan? Bakit ganyan? Eh, makakabuti sa atin yan. Masyado malalim kasi, no? So, ano lang tayo, doon lang tayo sa natatawa akong example. Doon sa, alam nyo ba yung mga maliliit daw na kotse ay pinagbabawalan magkaroon ng top load? Alam nyo, top load? Meron yung pa natin, di ba? So, yung basta maliliit, yung mga maliliit, bawal. Yung malalaki, okay lang. At tinanong siya, syempre ng reporter, Sir, ba't naman pinagbabawal natin na yung top load yung maliliit? Kasi yung aerodynamics niya, alam mo yun, makakasagabal yan. At huwag ka na magtanong, yun ang sagot ko. O, paano yun? Alam mo na ang may tinatago. Mali sila. Alam nila, mali sila, mukha silang tanga, pero huwag mo na akong tanongin. Lalo sa doktrina, maniwala kayo, ganyan at ganyan yan. Ano yung ayaw magpatanong? Siyempre, yung siyempre, makakaiwas yan. Siyempre, yung si Pope, tatanungin mo ba yan? Eh ngayon, maraming nagdi-demand sa kanila, kaya naglabas din sila ng mga doktrina nila ngayon. Kaso, pag inaral mo yon, medyo may ano rin yan. Hindi yan basta-basta. Pag binasa mo, mali sila. Hindi rin. Kasi dapat ikaw rin, may pangunawa ka muna sa katotohanan. Parang yung lagi yung illustration sa pera, di ba? Paano mo masabing fake yung pera to? Dapat alamin mo kung ano yung tunay. Sa hawak pa lang, sa texture, sa lahat-lahat ng tunay na pera, property ng tunay na pera, karakteristik yan. Dapat malaman mo, para malaman mo ngayon, ito, peke. So, ganun tayo ngayon. Ba't alam natin mali yung Catholic? Kasi alam natin ngayon yung Bible, yung katotohanan. Pag kinumpa na natin yung turo nila, at again, mamayang hapon, titignan natin yung mga Yahoo words na to. Kung gaano ka bogus to. Okay? Amen ba? Naintindihan ba? Ano message natin ngayon? Avoidance as a sign of guilt. Hindi pa sinabing mali ito, ha?
Hindi ko sinasabing mali ka, automatic pag umiiwas. Kasi minsan iiwas din tayo kasi, ay, alam mo talagang, mukhang ano yung mga bakla, iniwasan natin, di ba? Hindi siya mali tayo kasi kadili sila eh, di ba? Ayoko siyang kausap. At alam mo reprobate ka na anong mag-usapan natin. Di ba? So, hindi lagi. Kasi sabi ko dito, pag walang dahilan na umiiwas ka at sumiiwas ka, either sa tanong o sa tingin, di ba? Ginagamit ko sa inyo yan eh, alam ko yan. Ginamit din sa akin yan eh. Kaya pag tinanong ko yan, interesado ka ba? Nakikinig ka ba? Oh, po. Alam na agad eh. Okay, nagkaroon ba kayo ng bala? Gagamitin nyo to later in life. Sa lahat, pati sa trabaho nyo kahit saan. Pag in-interview nyo, o kaya in-interview, iba magaling, kahit in-interview sila trabaho, ikaw din magtanong later, ganyan, di ba? Magtanong ka rin. Pag may umiiwas doon, may OT paper ba dito? Ano yun? Ba't ka nagtatanong pa? Di ba? Nag-i-increase ba dito every year? Huwag ka na magtanong. Ay, naku, wala yun. Kasi kung meron, diba? Sabihin ba nilang huwag ka na magtanong? Diba? Ano ba? Ay, sa love life. Pag natin kakalimutan yung love life. Amen? Yes, do. Hindi naliligaw sa'yo ngayon. Oh. Anong plano mo sa atin? Anong plano? Wala lang ito. Saya-saya lang, nako, iwas ka na dun. Magkakasama lang tayo, gusto ko lang magkasama tayo. Bakit? Diba? Wala kang plano. Yan, ligtas ka ba? Pwede mag-usapan yan, diba? Soul winner, tandaan nyo yan, ayaw pag-usapan. Eh ngayon tayo, gusto natin maligtas pa rin sila kahit anong mangyari. Kaya nga kung mako-comer natin, kako-comer din natin eh. Pero alam mo, hindi yung topic na alam niya. Iniwasan niyo yun, di ba? So ito, mamaya aging hapon. Kaya stay tuned kayo mamayang hapon, ha? Ganun na ganun. Ligtas ka ba? Change topic. Ganun. Ano pa? So avoidance, so ang title natin, he was silence. So pag nagawa niyo yan sa mga tao, again, huwag niyo gawin na for the sake of mapatunayan lang magaling ka. Okay? Kung magaling ka, di magaling ka, gamitin mo yung galing mo sa tama. Apply application agad. Huwag mong, uy, maya, okay na, okay. Sige, magaling. Ngayon, sabi nga nila, people don't care what you know unless they know that you care. Sandan niya yan. Ang pakailang kung magaling ka, pakasambayan. Ayan. Kaya sana natunan natin, actually, biglaan po ito, hindi ko natapos yung outline. Pero yun pa rin yun, yun lang naman yun. Iwasan yung kayo umiiwas or magsinungaling. Pareho kasi magsinungaling o umiiwas. Anong pagkakapareho ng umiiwas sa pagsinungaling? Umiiwas sa katotohanan. Yun yun. So di lang physical yan. Pero minsan ganun din. Kaya yung mga dating andito na umiiwas na sa atin, ay si basta! Ala, ah, hahabulin ko ba kayo? Anong gagawin ko sa inyo? Sila na mismo yung pagbata pa. Ngayon pag matanda na, syempre hindi ganun. So pag ganyan, minsan may pagharapan pa sa iyo yan eh. Pero sinungaling, anong gagawin niya? May smoke screen na ibang bagay. Huwag natin pag-usapan yan. So umiiwas pa rin. May laminis na ako. 55, okay na yan. So mamaya stay tuned tayo, mamaya tayo matagal. Kasi application nyo. Makikita nyo po itong isang bogus. Kaya hindi ko siya ginawa Sunday morning kasi hindi karapat-dapat eh. Parang ano lang to eh, maliit na pulang na mga syoma-syoma eh. Yung makikita, patulan natin kasi nga, papakita ko mamaya sa kanya rin. So pangako sa kanya, asagutin ko siya. Pero ayoko na mag-chat kasi puro kalokohan eh. Nasayang oras ko. Papakita ko, asagutin ko mamaya yung concern niya. Mamaya, kayo din, matututo kayo. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again na medyo specific topic po ito, Lord. Pero pinakita niyo rin sa inyong salita, napakadalas. Na makikita namin, pag mali pala kami, andun yung natural instinct namin, natatahimik kami kasi wala kang masagot, Panginoon. At ganoon din naman, Panginoon, so obviously, hindi magandang bagay yon. Malaman din namin, iwasan namin magsinungaling, umiiwas sa katotohanan, at ang natural
ang tamang solusyon doon, Panginoon. Of course, doon kami sa katotohanan. Halali namin yung ano yung totoo. And later, ang katumbas yung Panginoon, hindi na kami ma-silence. Kami na po yung nasa aggressive, Panginoon. Nasa offensive kami, Lord. Hindi para makasama, makasakit. Para ma-accomplish, Panginoon, yung kailangan ma-accomplish. So, offensive kami, Panginoon. Hindi kami iwas, hindi kami mag-isinungaling. Dahil inalam namin the purpose. So, punuin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat kasi preaching kanina. Nakikita ko, Panginoon, na kayo po ay kumikilos. At ang salita ay talaga nagtuturo. Kayo po ng Holy Spirit, Panginoon, ay mismong nagtuturo sa amin. Nawag lahat kami magiging ganun as much as possible. Sino mga kalalakihan, Panginoon, ganyan yung kababaihan, Panginoon, na mag-isuporta sila, Panginoon. Talino yung mga bae, Lord. Gamitin din yung talino, Lord, sa suporta. Ano mga pangasawa, sa mga asawa. Mga lalaki, Panginoon, especially, bigyan niyo kami ng wisdom at ganun din yung gentleness at the same time boldness, Panginoon. Pag alam namin totoo, paglaban namin, bata gamitin namin ng wisdom kung paano exactly ma-accomplish yung dapat namin ma-accomplish. So, yun lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name, pray. Amen.